Ibang problema naman kasunod ng pandemya ang naistugunan ng mga tumatakbo para sa pagka-senador. Idilatag ito ng ilang mga kandidato sa pangalawang senatorial debates ng SMNI. Alamin ang mga yan sa ulat ni Bernard Haudian. Rise and shine, Bernard! Sumalak ang ikalawang batch ng mga senatorial candidates sa second round ng SMNI senatorial debates. Sa 11 mga kandidato, muling nakilahok dito sina dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo at Sagip Party List Representative at House Deputy Speaker Rodante Marcoleta matapos sumali sa debate kagabi. Iba't iba ang kanilang pananaw sa kung anong usapin sa bansa ang dapat unahing tutukan ng Senado. Para kay Ding Diaz, hindi ayuda ang kailangan ng mamamayan, kundi mabigyan ng pagkakataon na makaahon sa kahirapan sa sarili nilang paa. Ang kailangan po nila ay maramdaman nila na ang pamahalaan at ang mga namumuno ay nasa likod nila at sila mismo ang gagawa ng paraan upang umangat sa pamumuhay. Apat na issue ang binanggit ni Department of Energy Undersecretary Astra Pimentel at una sa listahan ang kapakanan ng mga OFW. We call them the modern day heroes and yet they do not really feel that they are treated as one. Nais gawing prioridad ni dating Mindanao Development Authority Chairman Manny Piñol ang kakayanan ng bansa na maging self-reliant sa food production. Food is something that we could produce in this country. But our problem is we have relegated agriculture to number 9 in our budget allocation. Korupsyon at kawalan ng trabaho ang dapat unang tutukan ng Senado ayon kay Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belgica. Itatatag ko po dito sa ating bansa ang Philippine Venture Capital Funds Office at palalagyan ko po yan ng 100 bilyong piso para ang mga negosyong nagsara ay makapagbukas muli at magkaroon ng access sa kapital para bumalik po ang trabaho. Giit naman ni Panelo na tila nakalimutan na ng pamahalaan ng sektor ng mga batang may special needs. Panahon na ang gobyerno ay obligahin po natin na bigyan ng special education, special therapy at lagyan ng mga caring facilities sa buong bansa na merong mga special children. Pagpapalago ng ekonomiya ang nais unahin ni Marcoleta sa Senado upang madagdagan ang pondong ilalaan sa mga programa ng pamahalaan. Importanteng-importante po na makalikom tayo ng maraming revenues para ma-expand ang ating taxes at ma-reduce naman po yung ating deficit. Malaking access sa information ang ipaprioridad ni dating Information and Communications Technology Secretary Gringo Hunasan sa Senado. We are managing the only critical variable, which is time. And we are doing this in terms of our most precious strategic and renewable resource, our next generation of citizens and leaders. Kapag naman muli maloklok sa Senado si JV Ejercito, nais niyang tiyakin na ipapatupad ang Universal Healthcare Act, lalo na't patuloy ang laban ng bansa sa COVID-19 pandemic. This pandemic exacerbated or exposed the weaknesses of our healthcare system. Our inadequate health facilities, our problems with healthcare workers, our perennial problem with PhilHealth. Utang na bansa naman ang susolusyonan ni Dr. Jess Aranza kung maloklok bilang senador. Saan ho natin kukunin? Yan ho ay alagaan natin at ibalik ang sigla ng tinatawag nating local industries sapagkat yan lang ang maghubog sa ating bansa at dadagdag ng pera sa ating kabangyaman. 12 plataporma ang nasa listahan ni Dr. Mingita Padilla sa pagsabak sa Senado kabilang ang food security, health security at edukasyon. Pero kung magagawa ho natin itong lahat, isa rin ang gusto kong mangyari. Mabigyan ho ng pag-asa ang ating mga mamamayan, lalo-lalo na ang ating mga kabataan na susunod na henerasyon. Nakikita ni Norma Halkiram na isa sa problema ng bansa na dapat tutukan ang tila pagbabalewala at diskriminasyon sa Muslim community at ibang minority groups. Ang problema po dito, sabi, nagsisiksikan sila dito sa national. Pero itong mga minority, itong mga Muslim community, meron po silang lugar pero inaalisan po sila ng karapatan. Bernard Haudian, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.